So ang tubig mo, pag kinabit mong as is na ganyan lang, hanggang dyan lang. So hirap lumunok yan. So kung hirap lumunok yung bowl nyo, baka kulang sa adjustment ng tubig ng tanke nyo. Yun, tumaas na siya at umangat na. So i-plus natin, tingnan natin kung bubulusok na. O, diba? Good morning mga kada. Nandito naman tayo sa ating panibagong vlog. Ang vlog natin ngayon mga kada ay mag-i-install tayo ng tank fittings doon sa water closet, no? Sa inidoro. Papakita ko sa inyo mga kada kung paano mag-adjust ng water level sa ating mga tangke ng CR mga kada. Ay mahalaga po yun mga kada. Dahil may mga CR na hirap lumunok dahil kunti na yung nainom na tubig. Yung iba naman kahit kunti yung tubig ay mabilis lumunok, no? So, ibig sabihin na mag-flush. So, yun, kung ang problema nyo mga kada ay hirap mag-flush ang inyong inidoro o yung toilet bowl, hindi siya mag-flush lahat, no? Baka ang problema nyo mga kada ay kunti lang yung tubig na nasa tangke, no? So, ngayon, papakita ko sa inyo kung paano natin dagdagan ng level ng tubig, kung paano natin i-adjust ang tubig sa tangke para kung maraming tubig yung tangke mga kada ay may pressure, no? May bigat na may baba lahat ng laman ng ating toilet bowl. Pa-subscribe muna ang ating channel Da TV Official at paki-like at paki-pindot na rin ang notification bell para ma-update kayo sa mga susunod nating mga videos o ating vlog mga kada. At shout out sa ating mga bagong subscriber dyan at sa mga magsasubscribe pa lang ay shout out sa inyo, maraming salamat. At sa mga hindi pa nagsubscribe, shout out din sa inyong lahat. So once again, good morning, mabagpalang umaga sa inyong lahat mga kada. Nandito na naman tayo. So bago natin umpisan ang ating vlog mga kada, ipapakita ko muna sa inyo yung area dito, no? So ito, napinturahan ko na tong wall na to. Isa po itong commercial po mga kada, kaya medyo maingay kasi nasa kalsada na po yan, no? Isang commercial unit po ito, isa pong paupahan. So tapos na natin napinturahan. So papakita ko sa inyo, kahapon nag-install ako ng inidoro. So hindi ko na na-share sa inyo dahil may vlog naman tayo tungkol doon kung paano magkabit at magpaklas ng inidoro, no? So panoorin nyo na lang doon sa mga na-upload pa natin nakaraan. So yan, papakita ko sa inyo bago natin ikabit yung water closet. So itong CR na to mga kada ay i-retiles ito kasi sobrang tagal na itong unit to. Baka mas matanda pa sa akin ito. Nabakbak na yung mga tiles, no? Na-install ko na yung bagong inidoro. So yun, wala pang katubig-tubig. So ngayon, papakita ko sa inyo. Yan, wala pang sip ng tank fitting. So ito yung ikakabit natin at ipapakita ko sa inyo. Papakita ko muna sa inyo ang mga nakakatagong technique sa pag-a-adjust, no? Hindi nila ito alam, no? Lalo kung ikaw ay baguhan. So papakita ko sa inyo mga kada bago natin ikabit. So yun, umpisa na natin. Ito po yung tank fittings mga kada na nilalagay doon sa may water closet, no? Kasi mga kada, pag halimbawa may tubig niya mga kada, pagdating dito sa itong tap na to, pag umangat yan, nag-automatic stop yan, no? Pag umaangat. So nandito yung, kasi ito ilalim na to ng tangke natin, nandito yung flooring, no? So isipin mo, wala pang dangkal mga kada yung tubig mo sa closet. So ibig sabihin yan, baka hindi malunok, no? Hindi malunok yung sa toilet bowl mo, yung dumi, no? So yun mga kada ay papakita ko sa inyo kung paano to i-adjust. So maraming ganitong klaseng lever type na kanya-kanya ding style sa pag-a-adjust, no? Itong klaseng lever type na tank fittings, kung halimbawa as is kinabit mo yan, pakita ko sa inyo, ang tubig hanggang dito lang. Yan. Di ba? Hanggang dito lang. Kita mo? So kunti lang yung tubig. So kung hirap lumunok yung inidoro mo, i-adjust mo to. I-adjust mo to makada. So ang gagawin mo, nandito sa baba yung adjustment. So ito, itataas mo lang. Itataas mo lang itong ito. Itong pin na to, itataas. Tapos ikutin mo, taas, diba? Yan o. Yan, nakala.
Tapos itaas mo lang. Tapos iko i-salpak mo, itaas mo. So mantakin mo kada o. Ang taas ng tinaas, 'di ba? So that nakaraan dito yung tubig mo, nandiyan lang. So ngayon, isang dangkal na. So pag yan bumuhos doon sa bowel mo, talagang lahat ubos, ubos yung laman, no? So ganun lang po, tapos i-adjust mo lang, pihit mo lang, tapos higit mababa, yan, di ba? Tapos ibalik mo lang ganun. So ito, ibang klaseng pin, no? Naka, ano siya, nakadikit. Hindi siya mga... So papakita ko sa inyo yung isa. So yung isa na mga kada, yung pin niya, dihugot, no? Ayan, oh, di ba? Ganyan kaiksi. Guguhitan natin, mas maiksi ito makada nandito. Ito yung nakakanina. Ito, maiksi. Ayan, oh, ito yung isa. Ayan. Ibang style naman tong pin ito. So ang tubig mo, pag kinabit mong as is na ganyan lang, hanggang dyan lang. So hirap lumunok yan. So pag ina-adjust mo yung water level ng loob ng closet mo, kung napapansin nyo makada, ito parang may ito to, parang may umuusli, no? Basta tingnan nyo lang yung pinakababa, no? Ito yung umuusli, huhugutin mo to makada. To. Yan, yan. Inuhugot lang, no? Ito yung pinaka-pin. Inuhugot lang. Yan, dito nakalagay, oh. Yan, oh. Tapos hugutin nyo. Yan, kung sana nakikita nyo. Yan, hugot. Tapos, tsaka mo siya ikot ng konti lang para tumaas. Yan, oh, di. Adjust nyo lang kung hanggang saan, oh. Kasi baka umapaw naman yung tubig nyo. Tapos, ibalik. Diba? Kung hanggang dyan, ibalik. Tsaka nyo ibalik yung pin. Yan. Balik yung pin. Oh, dikit. So, hindi na siya bababa. So, mantakin nyo mga kada. Nandito yung tubig kanina. Ngayon, andito na sa taas. So, marami. Yeah, isang dangkal na naman, no? So, kung hirap lumunok yung bowl nyo, baka kulang sa adjustment ng tubig ng tanke nyo. Kaya pag yan, ano, pag yan nag-plus, pak, bulusok yan kasi may bigat na yung tubig, marami na. So, pag tinanggal nyo naman, pag nag-adjust mo, kasi maraming groove yan mga kada, tanggalin mo lang to, bunutin mo lang, tapos iikot mo lang konti, baba mo, yan, o. Hop, tapos kung hanggang, halimbawa, ganyan lang gusto nyo, ibalik mong ganon, tsaka mo ibalik yung pin dito sa gilid. Yan. So, hindi na bababa, yan. So, na-adjust nyo. So, bawat mga tank fittings mga kada, may kanya-kanyang style, no? Ito, nakadikit lang, hindi natatanggal, pero kunting hatak lang. Ganon. So, pag kayo nag-adjust ng water level ng tubig nyo, maliban dito, ito kasi na-adjust din sa taas, pero useless to mga kada, kunting adjust lang yan, no? Naiikot. Pero hindi talaga, yung ibaba, pwede rin dito sa taas, i-adjust nyo. No? So, yan mga kada, ngayon ipapakita ko sa inyo yung actual pagkabit nito. So, sana may nakuha kayong tips o kahit man lang idea sa ating gagawin ng mga kada. So, salamat! So mga kada, umpisa na natin pagka-install ng water fittings, no? Dito sa tangki na to. So, ito yung harap. Ito yung harap dito. Yung lalim, yung likod. So, unahin natin itong drain. No, itong drain sa gitna. Dito yan. So, tanggalin mo natin yung sa ilalim. Tapos, ito, nasa loob. Kailangan may rubber sa dito sa ilalim. Makada. So, dapat nakaganyan siya, makada. Oh. Nakaharap. Ito, dapat nakaharap sa atin. Yan. Tapos, sabihin natin na... Yan. Kita na lang din mga kada. Ito yung mga basic na mga ginagawa natin mga kada. Ito yung bilang handyman, no? Yung higpit na alam mong pwede na. Kamay lang po ginagamit natin mga kada pag higpit. Bago natin ilapat dito sa mainiduro mga kada, huwag niyong kalimutan yung rubber, ha? Yan, lagyan mo dito. Huwag yung kalimutan yan, importante yan. Tsaka natin na isalpak dito. Yan. Wala nga nakasalpak dyan. Yan.
Susunod natin yung tornilyo sa gilid. Dito naman yung isa. Yan, tapos yung ito sa ilalim. Yung isa naman sa kabila. Susunod naman nakada. Ito lang natin. Lever type tank fittings sa water closet natin. So papakita ko sa inyo. Yan, kailangan tanggalin natin kasi ito yung shock lube natin sa butas. So yung dalawang tornilyo nakabit na natin. Ito na yung sa gitna. Yan o. So dapat ito nakaharap ito sa atin, no? Ito likod para pag plus natin hindi siya nakadisturbo. So yung water natin ay yung nagko-control sa tubig dito sa isang butas. Yan, salpak nga. Kailangan ka ganyan, nakaharap din. Pwedeng yan, nakatagilid na ganyan. Yan, diyan siya maluwag. So, kapitan natin yung ilalim. Nahihatin yung parang washer niya. Sunod natin itong screw. So yun, nakapit na natin mga kada, no? No? Yan na yung itsura niya. So, sunod natin ay itong water supply, flexible hose. Natin ito ay kapit, yan, sa water source niya hanggang dito sa may tank fittings natin. Itong ganito, hindi natin kailangan ng Teflon, no? Kasi may sariling rubber na po ang loob niyan, no? So, no need na ang Teflon. So, dito kabit na tayo dito. Tapos yung isa, napunta dito sa tank fittings natin. Yan. So, ang sukat ito, mga kada, one half. Ikot mo lang. So, ito naman, mga kada, yung push button niya. Dito ito sa takip, ilalagay, no? Yan, dito sa takip. So, tanggalin nyo lang muna to. Yan, tanggalin nyo muna to. Yan, tanggalan natin, tapos tsaka natin i-salpak. Ilagay natin dito sa may butas. Yan. Tsaka ibalik natin uli sa loob. At higpitan. So yan, nakabit na natin. Pinindot mo ito mga kada yung mag aangat ng tip ng drain. Yan o. Kaya nabubuksan yun. May yan nito, may yung tali. Yan o. Naipakita ko na sa inyo mga kada yung pag-install ng tank fittings, no, sa water closet natin. So, yun. Mapakita ko sa inyo actual, no. I-dry run natin yung water kung wala ba siyang leak. At may pakita ko sa inyo actual yung water level natin kung hanggang saan. So yun mga kada, tara. Nakabit na natin. Yan, all set na siya. Nandito na yung drain, yung screw na rin, yung tornilyo, tsaka itong lever type na tank fittings natin. Sana natin yung ating bulb. Yun, ayan na siya mga kada. So ito, wala pang tubig yan. Bagong-bago yung mga kada. Kasi dito, pag nagagamit mo na yan, mayroon yan, may tubig na natitira. So tingnan natin, papakita ko sa inyo. Ito, ito yung stock na adjustment ng pag bumili ka, no? So yan, pag napuno, namamatay na siya mga kada. So kunti lang yung tubig. So i-adjust natin, no? Hatakin natin. So, yan, medyo mahina, no? Gawin natin, ikutin natin, tataas. Yan. So, kailangan hindi ka rin lalagpas dito mga kada kasi baka umapaw, no? Kailangan dito ka lang. So, tas mabakunti. Yan. Tapos balik mo lang. Yun, inikot natin. So,
Yan o, dito ito nakaraan ngayon, talagang tumatakbo pa yung tubig, no? So, yan, tayo puno. Yun, tumaas na siya at umangat na. So siguro ibaba natin ng konti kasi maaapaw siya dito, kailangan na nasa konti lang. Medyo nasubrahan natin ang taas. Pero i-plus natin, tingnan natin kung bubulusok na. O diba? Bubulusok na siya ngayon at baba natin ng konti. Nasubrahan natin eh. O, yung pin lang naman ito, ikunti ipugot tapos baba natin konti. Yan. So ito makada, lagyan natin ng hose. Yan. Pwede rin namang wala, pero mas maganda may hose para hindi siya yung tubig na tumutulo. So tuloy dito talaga nilalagay yan eh. Pero gagawin natin dito na lang sa lid para hindi sayang yung tubig. So ganun lang makada, eh mag-adjust ng water level, no? Dito mo i-adjust, itaas mo lang to, no? So yan, pag napuno, pag umakit yung tubig, mag-automatic sa stop, no? Yan, no? Ito, wala na tubig. O, wala na. Wala na. Diba? Kung ibaba mo, ito tubig. Pag itaas mo, wala na. So, plus natin ulit. Atake natin to. Kasi ito yung pag pindot mo sa push button, umaangat to kasi nakatali to dun eh. So, pag angat, pa! Yun, bulusok na! Diba? Tapos bababa naman to, mag-automatic na naman siyang magkakarga. So, yun. So, nakaraan dito lang oh. So, na-adjust na natin hanggang dito na siya. So, sa mga nag-i-install nito na mga beginner, sana may makuha kayong tips dito o idea, no, kung paano itaas, i-adjust yung tubig. So, yan. Yan, may tubig pa. Kasi hindi pa puno. So mag-automatic stop yan, yan. Pag umangat, i-stop na yung tubig. So yun, tapos pag pinindot natin, pam! Good mga kada, so check natin kung may mga leak. Kasi importante din yung pag-install, kailangan wala tayong leak, no? Kasi silipin natin sa ilalim yung supply natin, wala namang leak. Yung dito sa ilalim, wala naman. So, all good. One time lang natin kinabit, wala naging problema. So, ang gagawin natin, yung takip ang ilagay natin. Yung sa takip naman makada, yung pagkabit natin dun sa drain, medyo may challenge din ng konti, ano? Kasi pag tinakip natin, so hindi natin makikita kung sakto ba yung adjustment pag mga ganitong style na ano, no? So, ang gagawin nyo makada, yung dulo nito, yung yan, yung gumagalaw na yan, ay sukatin nyo. Estimate mo lang na hanggang dito siya, no? So, pag hanggang dito yung ito, pag tinakip mo hanggang dito, mag-a-adjust ka dito. So, kailangan itong tali mo hanggang dito din para may clearance siya pag umangat. Pag pinindot mo umangat, mabubuksan yon, no? So, pag bumalik, kumbaga hindi pwede siyang laylay masyado, hindi rin po siyang nakaangat. Kasi pag nakaangat, makada, tuloy-tuloy yung tubig mo sa baba. Di ba? So, kailangan may malalaro siya na pag-angat, tapos pag baba, natakip talaga, no? So, ito, sakto na, sinukatatingan dito lang siya tali. Kasi yung ito naman, doon din. So, kapit na natin. Yan, nakapasok. So, tapos itakip natin. Nakabit na. Kailangan tansyado. Yan. So, check natin. Takip natin. So, ito yung pinasabi ko sa iyo mga kada na medyo challenge kasi hindi mo na siya makikita, no? Hirap silipin. Kasi pag sinilip mo, angat yung takip kasi nakatali. So, ngayon, ang ating magagawa dyan, antayin natin magpuno. So, kung magana ang ginagawa natin, no? Kailangan natin i-check din. So, pinapabis ang init. So, yan mga kada, abang inaantay natin ng ating
paggawa, inaantay natin yung puno. Nakiramdaman natin. So yun, napuno na. So pindutin na natin kung kuba na. Yun. Ayos, gumana. So ganun lang mag-install ng ang fittings sa ating water closet, no. So sana may may natutunan kayo sa ating vlog today, mga kada. So once again, salamat sa panonood. At sana ma-subscribe niyo to, mga kada. At sa laking tulong na sa akin yung pag-subscribe niyo at pagsubaybay sa ating mga ginagawa. Sa nandito ka, mga kada, at bago ka, paki-subscribe sa ating channel at paki-pindot na rin ang notification bell para ma-update ka sa mga susunod nating mga gawa, mga vlog natin, mga kada. Salamat sa inyong suporta. Shout out uli sa mga nag-subscribe at sa mga hindi pa, shout out sa inyo. Paki-subscribe, mga kada. Sana may natutunan kayo sa ating vlog today. At hopefully sa sunod mga vlog natin at gagawin natin kung anong ating may share. At saka minsan, mga kada, may mga i-share ko sa inyo yung mga sideline natin na inspire lang kung bilang handyman, no? Kung anong buhay bilang handyman. So yun, mga kada, siguro hanggang dito na lang ang ating vlog, mga kada. At tapos na natin nagawa ang ating water closet tank fittings. So sana may ulit may nanutunan kayo. Pawis na tayo. So yun, hanggang sa muli, mga kada. Hanggang dito na lang ang ating vlog. Maraming salamat. Bye-bye!